Magandang araw mga kabugis. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung bakit nahihirapan mamulaklak yung mga bukumbilya nyo kapag ngayong tag-ulan. Kasi ulan na ulan, hindi siya makapamulaklak. Pero mayroong pamamaraan na kahit maulan, mamumulaklak pa rin siya. Ayon na isi-share ko sa inyo ngayon. Kagaya dito sa mga bukumbilya ko dito. Ano mamulaklak siya dito? Ang dami niyang mulaklak. Oh. Ito. Pero itong isa, ito namumulaklak din ito ah. Ito namumulaklak din. Oh, ayan. Pero itong isa, hindi siya namumulaklak. Bakit siya ganyan? Ayun na isi-share ko sa inyo. Yan o, nasa ano yan, kaya namumulaklak. Dapat, maganda yung potting mix natin pagka tagulan. Dapat hindi siya masyadong matigas. Ganito. Makita nyo ito. Ang ganda ng bulaklak niya. Pero itong potting mix niya, ganyan lang. Hindi siya matigas. Mabuhaghag lang siya. At saka mayroon siyang patungan. Ang ganyan. At marami siyang butas. Itong pot niya. Ayan. Sunod-sunod ang butas niya. Kasi pagka umulan, ang pinakamahalaga kasi sa bugambilya, huwag mag-steady yung tubig niya. Dapat tuloy-tuloy lang pagka umulan. Oh, ganyan. Ito yung isa, ganyan din. Oh. Ang dayang bulaklak. Oh. Ganyan din ang kanyang ano, potting mix. Oh, yun, oh. Buhag-hag lang siya. Oh. Hindi siya yung naninigas na matigas na lupa. Meron din siya na stand at marami siyang butas. Yung mga pot niya, maraming butas. Ayan, may stand siya. Makita nyo naman itong isa, yung hindi namumulaklak na to. Pakita ko sa inyo yung pagkakaiba niya. Ganito ang lupa niya. Oh, matigas na siya. Oh. Makita nyo. Ang lupa niya ganyan. Matigas na siya. Kaya kapag umulan, maitim na maitim siya. Kapag umulan, hindi siya masyadong bumababa agad ang tubig. Kaya hindi siya namumulaklak. At saka kukunti ang butas ng ano. O yan o. Meron siya butas pero maliliit lang. Hindi siya masyado na makababa yung tubig kasi matigas na yung lupa niya. Kasi ang bougainvillea gusto niya nakakuha din ng oxygen yung kanyang ugat. Gusto niya yung hindi siya laging basang-basa. May patungan din siya, ayan o, pero hindi siya namumulaklak. Kaya lang may dahilan na dapat gawin kasi ito siyempre buhagag siya, madaling matuyo. Ang nangyayari naman diyan, madaling malanta ang bulaklak, di ba? Nangyari umuulan, yung mga patya, hindi naman siya masyadong maulanan na masyado kasi nakukubira siya ng halaman. Sa halip na diretso yung tubig, may iwas, di ba, may halaman. Dapat yan, kahit umuulan, para mapatagal natin ang bulaklak, didiligan pa rin natin. Nakita natin na natutuyo sa diligan natin. Ganito ang nangyayari naman pagka ang potting mix natin buhaghag. Ganito naman ang nangyayari sa bulaklak niya. Kaya dapat madiligan. Ayan. Pag hindi natin naman natin na alagaan sa dilig, madali naman siyang malanta. Pero pagka naman ganito at namulaklak ito, hindi ka diling ng dilig kasi matigas yung lupa niya. Humahawak na siya ng tubig. Pero ito maganda, pagka tagaraw na, hindi maulan, mamumulaklak ito at hindi ka diling ng dilig. Ito naman, pagdating ng tagaraw ito, kailangan dilig ka ng dilig. Araw-araw mo sa didiligan. Ayan. Imbisan lang naman sa araw na madiligan, okay naman yan. Kaya lang sa tagulan, namumulaklak pa rin siya. Yun ang pagkakaiba niya. Ito kasi yung pagka ang lupa natin, ganyang kasiksik.
halos sa ano lang, sa tagaraw lang siya mamumulaklak pagka ganyan ang lupa niya. Pero pagka ganito, tagulat tagaraw, mamumulaklak siya. Ito, ang mga pinakita ko sa inyo, ito, mga rooted ito. Pero parehas lang din, kahit na grafted, kahit rooted. Kasi ito, mga ito naman, grafted ito. O, yan. Nakita nyo, ito naman, parang naglalantas siya. Kaya kahit umulan, kailangan natin na diligan. Natutuyo kasi yung ano, pagka, sabi ko nga, kapag ka maulan, kahit papano, diligan pa rin natin. Kaya lang, ang bintahin niya naman, mamumulaklak siya. Kagaya dito, oh. Itong grafted na to. Ang dami niyang bulaklak, oh. Dahil pang damo, pero ang potting mix niya, ganyan lang siya, oh. Diba? Pero kung matikas ng lupa nito, hindi ito mamumulaklak. Ganyan lang ang potting mix niya. Dahil pang damo. Yan ang kaibahan ng buhaghag ang potting mix pagkatagulan, talaga mamumulaklak pa rin siya. Ayan. Nasa potting mix ang ano, ang natawag sa ganun. Hindi ko masabi. Kaya naisip ko na, nasa potting mix ang sekreto para mamulaklak yung ating mga bugimbilya kahit natagulan. Kahit ma-grafted pa siya, o maging rooted pa siya na ganyan, at yun yung daan yung bulaklak. Ay, potting mix lang yan. Last na lang, bubuhatin ko dito, papakita ko sa inyo yung pagkakain. At tingnan niyo yung pagkakaiba ng lupa. Ito matigas ah, di ba? Ganyan ang lupa nito, hindi siya namumulaklak ngayong maulan. Ito naman namumulaklak, ganito lang ang potting mix niya. Buhaghag siya. Marami siyang risal, hindi pa siya masyadong ano tumitigas. Saka maganda ang ano niya, yung butas ng pot. Ang ganda na lang ang video ko ito, sana kahit paano, ma-share na naman ako sa inyo. Kasi maraming mga nagsasabi, nagtatanong din sa akin, hindi raw namumulaklak ngayon yung mga bugimbilya niya. Kasi maulan. Pero ang sekreto na sa potting mix pag maulan. Ganyan, kahit yung mga ano, yung mga bagong ripat natin na hindi pa namumulaklak. Pagka maulan, dapat ang potting mix niya, yung buhaghag lang, yung maraming risal, konti lang yung lupa niya yung, para hindi siya tumigas, kasi yung mga maliliit medyo namamatay siya pagka masyadong matigas yung ano, yung lupa niya, hindi siya agad natutuyo. Ganun din yung malalaki, mamumulaklak siya pagka maganda yung potting mix. Hanggang dito na lang ang video ko ito, sana may ma-share na naman ako sa inyo na pag-aralan nyo, masusubukan nyo na tama pagka magandang potting mix nyo, mamumulaklak pa rin kahit natagulat. Ganyan na lang ang video ko na ito. Maraming salamat sa patuloy na support kami. Bye bye.